Hi, hello. Good afternoon, everyone. Today is Sunday at andito ako sa bahay sa Okinawa and I hope everybody are safe and fine. Every day ko rin ay nandito lang sa bahay. Bihira din akong lumabas dahil nga sa pandemic, medyo ingat tayo. At ako rin ay pauwi na sa Philippines kaya extra ingat din kami kasi pag magkaroon kami ng COVID, mahirap nang mag-travel. So I know everybody are safe at ayan, at nandito kayo ngayon listening to this Zoom webinar. I hope na marami akong maitulong sa inyo. Marami kayong information na makuha dito na mapapakinabangan ninyo. So today, itong aking topic ay about sa financial literacy at saka sa health and wellness, no? Itong health and wellness ay pinaka-importante ngayong panahon, especially with pandemic. Lahat tayo na nangangailangan ng something na makakapag-protect sa ating katawan. Kapag tayo ay healthy, yung relationship natin sa family natin magiging maganda. Pag healthy ang family natin, hindi tayo mag-aalala, magiging productive tayo, makakatulog tayo ng maayos. At pag meron tayong tamang planning, I'm sure, mas magiging maganda. So isa rin ako sa associate financial planner. So I learned something about sa pagpa-plan ng financial para yung ating financial house ay maging strong. Hindi magiba, hindi katulad ng bahay. Katulad ng bahay, di ba? Pagka mahina ang pundasyon na isang bagyo, malakas na hangin, malakas na ulan, nagigiba. So yung financial foundation din natin, ganun din. Kapag ka may dumarating na mga crisis, may nagbaha, nasira yung bahay, na nasira yung mga poste, no? Tapos natumba sa bahay natin or something na dumating na crisis sa atin, alam ko kailangan natin yung financial, no? Sa mga nawala ng work dito sa Japan, alam nyo ba lahat, maraming Pilipino gustong pumunta dito kasi pag pumunta daw ng Japan nagiging successful ang buhay, nakakapagpatayo ng bahay, nakakabili ng kung ano-ano. Totoo po yan dati, but ngayon alam ko maraming kaibigan ko rin ang talagang sabi nila ang hirap ng buhay sa Japan. Noong panahon, nung nag-work ako dito more than 10 years ago, maganda pa, medyo okay-okay pa. But ngayon, magugulat kayo sa hina ng kita, no? Mababa na ang mga sweldo at hindi pa araw-araw. Karamihan ng friend ko, ilan ang trabaho, hindi lang isa. Yung iba nawalan. So talagang very, very tight. Very tight din ngayon. So itong time ng pandemic, marami tayong natutunan, no, na kahit pala hindi tayo pumunta sa work, ay may chance pala na mag-work din tayo. At isa itong ginagawa ko for the past 6 years, no, dito na lang ako sa bahay kasi napagod na rin ako sa pagtatrabaho at nung nagkasakit ako, naubos din ang aking kinita dahil sa pagpapagamot. Kaya importante pala na yung health natin ay very, very good, in good condition tayo para lahat ay mag-flow, maging maayos, no? So today, sana itong aking presentation ay makatulong sa maraming Pilipino. Okay, so let me share my screen. Ayan, nakikita nyo na ba? Okay, so ayan, ako din ay entrepreneur. Personal development and leadership din ang aking expertise at ito nga ang financial planning. Okay, so ano ba ang tatlong most important keys to happiness? So ang happiness, yan yung success. Masasabi mo lang na successful ka kapag ka ikaw ay happy at comfortable sa iyong lifestyle, di ba? So ito yung tatlong inaangal din ng mga tao, no? Sa health, no? Pag may problem ang health, pag may problem ang relationship, pag may problem ang money, yan ang nagkukos ng unhappiness. But kung itong health, relationship at money ay very good, very healthy, yan din ay nagbibigay sa atin ng happiness. So itong tatlong ito, hindi pwedeng mawala ang isa. Hindi pwedeng money at relationship lang kung walang health. Diba? Pagka may sakit tayo, andyan nga yung mahal natin sa buhay, may pera nga tayo, nakahiga naman tayo, hindi tayo makagalaw, syempre malungkot, di ba? So healthy nga tayo, may money nga tayo, yung relationship natin hindi maganda,
relationship sa ng mag-asawa, sa mga anak, malayo ka sa pamilya mo, hindi pa rin masaya, 'di ba? So ngayon, andyan naman ma-healthy ka, okay yung relationship mo, wala kayong pera, wala kayong pambayad sa kuryente, pang-rent ng bahay, pang-tuition ng mga bata, may problem pa rin. Pero kung itong tatlong ito ay very healthy, healthy tayo, pagising natin sa umaga, masaya tayo, malakas ang katawan natin, maganda ang katawan natin, then syempre yung relationship natin maganda kasi masaya tayo, ang gising natin maganda. Yung family natin natutuwa, no? Kasama natin, hindi tayo malayo sa pamilya natin, hindi tayo nag-aalala dahil andyan kasama natin ang family natin. Then syempre pag happy ka, magiging productive ka, gaganahan ka magtrabaho. Magkakaroon ka, lagi kang masaya, so yung client mo or kung ano man yung work mo, yung kasamahan mo doon, natutuwa din pag nakikita kang masaya, di ba? So pag masaya ka, uuwi ka ng bahay, masaya na naman. Pag masaya ka, magiging productive. Baka yung income mo mas lalong tataas. Baka mapopromote ka sa iyong work, di ba? So itong tatlo, make sure na ito ay perfectly aligned, no? Kumbaga maganda ang synchronize. Nakasynchronize ng maayos, no? So ayan, today, ang topic natin ay more on the money, no? Kasi iyan yung big problem ngayon. Pag may sakit ka, gusto mong bumili ng gamot, hindi ka makabili. Gusto mong bumili ng masasarap na pagkain or supplement po, hindi ka makabili kasi walang pera. So, focus tayo dito sa money, no? Okay, so ito yung financial foundation, financial pyramid na tinatawag. So, meron pala tayong dapat sundan kung alin ang mauuna. Hindi pala pwedeng katulad ng pagpapatayo ng bahay sa probinsya na una na yung poste at bubong, no? Hindi matatag yung foundation, kaya pag may konting bagyo, yung bahay natutumba agad. Pero pansinin ninyo, ang mga tao na nagpapatayo ng concrete na bahay, kahit bumagyo, hindi natutumba. Bakit po? Dahil matatag ang pundasyon. So saan ang gagaling ang pundasyon? Ang pundasyon hindi galing sa taas, hindi galing sa bubong. Siyempre, galing sa baba, no? So unang-una, dapat pala masundan natin ito. Hindi pala mauna yung nasa taas pa baba, pagitna, no? So dapat pala mula sa baba, number one ay nasa baba. So have a plan, how much do you want, no? So mag-i-start tayo sa cash flow. So ngayon, sinasabi natin, magtatrabaho ako, magsisipag ako. Oo, magsisipag ka. Kaya lang, ilan ang gusto mo? Ilan ang target mo? Kapag ka wala pala tayong target, mabilis ka ngang tumakbo. Hindi mo alam ang direksyon ng tatakbuhan mo. Nagkamali ka ngayon. So pansinin natin, may pupuntahan ka. Sasakay ka sa isang sasakyan, magdadrive ka, no? Pupunta ka sa isang lugar, huhulaan mo lang, bibilisan mo ang takbo mo, aalis ka ng maaga, bibilisan mo. Kaya lang pag wala kang punterya, hindi mo alam yung map, hindi mo alam kung paano ka makapunta doon. Kahit may map ka, baka mamaya traffic dyan sa dinaanan mo, mas mauunahan ka ng mga tao na alam nila meron silang GPS. May sinusundan sila at alam nila kung kailan sila doon darating. So yun, kailangan natin mag-plan. Ilan ba talaga ang kailangan natin para yung sasakyan natin ay makarating doon ng maayos? Kasi halimbawa, ang pupuntahan mo ay pagkalayo-layo pala, ang sinakyan mo lang ay tricycle or jeepney, baka matagal kang makarating doon, no? Makarating ka man, baka pagod ka na. So itong cash flow, no? So mag-uumpisa tayo, first, ilan ang kailangan natin, no? So later, yung kailangan natin ay i-explain ko yan. So yung kailangan natin, pang bili yun ng basic needs natin, no? Kung nagre-rent tayo, ilaw, tubig, pagkain ng buong family, no? So lahat ng pangangailangan natin dapat mai-provide natin, yan yung basic needs. Na pag malamig, may heater tayo, pag mainit, meron tayong air condition, no? May pangbayad ng school ang mga bata, may pamasahe papunta ng school. So yun ay nasa basic needs. So dapat daw pala meron tayong multiple source of income. Kasi kung isa lang pala ang income natin, ngayon natanggal sa trabaho si tatay, no? Pag natanggal sa trabaho ang tatay, paano na ngayon? Siya ang breadwinner. Or sabihin natin yung isang breadwinner, ate or kuya na nasa abroad, pinauwi, nagkasakit. So paano na ang family ngayon? 'Di ba? So dapat meron tayong reserba. Meron tayong another source of income.
At ito dito sa presentation na ipapakita ko sa inyo ay meron na 6 na paraan para tayo kumita. No? So 6 na paraan. Pwedeng kunin mo yung isa, pwedeng 2, pwedeng 3, 4, 5, 6 nasa atin. Pwede nating pandagdag lang. Kung meron na tayong ginagawa ngayon, may business na tayo, pwede nating idagdag pa rin, no? So once na meron na tayong cash flow na medyo may abonda, may ibig sabihin may sumusobra, kasi pag hindi sumusobra, wala tayong ibabayad sa ating healthcare. Wala tayong pambayad ng education ng mga bata. Halimbawa, ang bata ay maliit pa, magka-high school pa, magka-college pa, o paano na yung pag-aaral nila kung ang ating income ay tama lang sa ating pagkain, no? Sama lang sa basic needs. So dapat may dagdag, may sumusobra, kasi paano yung mga bata makakapag-aral pagdating nila ng high school or ng college? Then sunod, insurance. Kasi itong insurance, halimbawa, may sasakyan ka, nasira ngayon ang sasakyan mo. So paano yan ngayon? Nasira yung bubong. So, yung pambayad mo sa kuryente, pambayad mo sa school sana, ibabayad mo ngayon dahil nasira yung bubong. So, may pambayad ba tayo sa insurance, no? Kung anong nangyari sa breadwinner, so paano ang family din, di ba? So, kaya dapat itong cash flow medyo madami para itong protection natin sa healthcare, education, and insurance natin ay nandyan na. So, dito sa 10-20 rule, no? Yan yung 10 years of income daw ang kailangan natin to protect the family. At kung iniisip natin na gusto pa natin ng bigyan ng medyo maayos na buhay ang family natin or pagtanda natin, syempre pag tumatanda, nagkakasakit, no? Baka yung salary lang natin ngayon, magkukulang. Pag tumanda na, nag-retire na ang salary, kalahati na lang or konti or baka wala, di ba? So kailangan daw pala natin ng nasa 20 years of income, no, to protect our life for long time. So dito sa protection, saan natin kukunin yung pera diyan? Syempre manggagaling sa cash flow. So dapat yung cash flow medyo madami-dami, no? Then sunod yung accumulating wealth. So ngayon, pag dito sa protection hindi natin kayang i-provide, paano tayo makakapag-invest, accumulate, paano natin mapapadami ang wealth natin? Syempre hindi tayo makarating sa investment kung dito sa protection ay kulang na para sa atin, 'di ba? So makakarating tayo sa investment kung itong protection ay napoprovide natin, 'di ba? Napoprovide na natin insurance, healthcare, education ng mga bata ay intact, no? Okay na. Then yung sosobra na naman dapat makapunta dito sa accumulating wealth. So dito sa papakita ko sa inyo, ito ay investment but hindi to investment ng pera. So ibig sabihin hindi naman gagaling sa bulsa. Kahit walang abonda diyan, medyo pwede nating gawin ito by people investment. Ibig sabihin helping people. Sabi nga ni Jim Rohn, help people get what they want and you can get what you want, no? So tutulong tayo sa mga tao na makuha nila yung gusto nila para tayo magkaroon din. At dito sa papakita ko sa inyo later, meron tayong unlimited na resources para sa investment. At hindi na manggagaling sa bulsa natin kasi ang kakailanganin lang dito yung ating ability to help others, no? People investment. Ibig sabihin, tutulungan natin, i-cultivate natin yung mga tao na matulungan natin at dun tayo magkakaroon ng investment. Ang ganda, di ba? Hindi manggagaling sa bulsa natin. Then yung sunod, once na meron tayong investment, di syempre hindi nagaling sa bulsa natin, no? Then dumadami na rin yung pera natin, makakabili na tayo ng mga asset natin, ng bahay or lupa or whatever, or investment, mag-invest tayo kung saan. So ngayon, yung mga investment na yan, napapansin din natin. Karamihan, sasabihin ng mga breadwinner, para to sa anak ko, para sa mga apo ko, no? Bumili na ng maraming ari-arian, mga lupa, mga bahay, building, whatever, no? Na binili. Ngayon, ang problem, yung mga bata ay walang pangbayad. Kasi kung hindi naman sila nag-work, umaasa sila sa maraming mga lupain, katulad sa Pilipinas, ang hindi rin mapakinabangan ng mga nagmana. Kasi minana nga nila yung mga lupain, ang problem ay hindi pala nabayaran ng tax. Wala din silang pambayad, so hindi rin nila maibenta ng maayos na price. So ngayon,
minsan binibenta na lang nila kahit magkano. Samantalang pinaghirapan 'yon ng mga magulang or mga lolo at lola nila, no? So itong preserving wealth is very important din. Kung magpapamana tayo, ipamana natin ng maayos na mapapakinabangan nila. Kasi baka mamaya yung pinamana natin hindi naman pamana talaga, baka liability, no? Hindi wealth, hindi asset, no? Then once na meron na tayo niyan, kompleto na tayo niyan, syempre maganda naman talaga na magbibigay din tayo in charity. Alam ko tayo mga Pilipino mapagbigay. Pero paano tayo makakapagbigay kung wala naman tayong kakayahan, no? So kaya ito dito sa Junes ang kagandahan, no? Meron tayo ditong Junes Kids Charity na tinatawag. So ito din ay pwede na nating ma-start kahit ngayon. Dahil hindi naman ito nangangailangan ng super na money, no? So sa pagtulong natin sa tao, every time na may tinutulungan tayo, makakapunta na rin tayo dyan. So ready na ba kayo? So today, pupokus tayo dito sa protection. Ipapakita ko muna sa inyo kung ilan ba talaga ang kailangan nating plano para ma-target natin. Sabi nga, pag meron na daw tayong target, saka pa lang daw lalapit yung arrow, no? So ngayon, hanggat wala tayong target na pupuntahan natin, yung vehicle hindi sa atin lalapit, no? Dahil ngayon, alam ko nandito kayo, baka meron na kayong target o baka hindi nyo pa alam ang inyong target. So I will help you how to find your target. Okay? So ito yung tinatawag na 10 and 20 rules. 10-20 rules, no? So itong 10-20 rules, ito yung formula to secure your monthly income if you lose your job. Halimbawa, nawalan ka ng work, or yung breadwinner nawala, nagkasakit or whatever, na hindi na siya makapagtrabaho, hindi na siya makapag-provide ng monthly income na pang-support sa family. So ano ang mangyayari? Yung family paano? Hindi nakakain. Wala nang titirahan kasi yung breadwinner ay hindi na makapag-provide. So ang formula daw pala ganito. Para ma-sure natin na ang ating family ay secure, anuman ang mangyari, magbagyo man, kung anuman ang mangyari, at least secure sila. So yung salary daw, every month, i-times natin by 12. 12 months ang isang taon, i-times natin in 10 years. So once na times natin ng 10 years, ibig sabihin yung income natin, yung salary natin or income natin, ngayon, i-times natin by 10 years. Ibig sabihin 10 years worth ng income natin, pag meron tayo ng cash na yon at ilagay natin iyon sa isang investment na 10% ang interest, no? Ilagay natin, sabihin natin, mutual fund or somewhere, no? Or ibinili natin ng property na nag-i-interest, no? So yun daw, once na inilagay doon sa isang investment na nag-i-interest ng safe naman, hindi risky, no? So ilalagay natin doon. Ngayon, ang interest rate daw noon, ang interest lang, no? Yung pera nandun pa rin, na pag dinivide daw natin ng 12 months, yan na yung income natin every month. So, kahit mawalan tayo ng work, yung family natin ay kakain pa rin kasi makaka-receive pa rin sila ng income natin same sa tinatanggap natin ngayon. So, number one, ito yung secure your monthly income if you lose your job. Need salary multiply by 10 years, no? So kung gusto natin na masuportahan sila at least same lang ng situation natin ngayon, kung anong klaseng lifestyle meron tayo, yun ang maibibigay pa rin. So for example, sa Philippines, ang average salary ay nasa 50,000 a month, no? 50,000 a month na salary sa Philippines. So siguro itong 50,000 na to ay college graduate, professional to nagtatrabaho sa office or any work na nag-college siya, no? 50,000 a month, ita times natin by 12. So sa isang taon, ito ay 600,000, no? So ang 600,000, kung ita times natin sa 10 years, yan ay 6 million. So kapag meron tayong 6 million na cash, na ipon natin, yung cash na 6 million, mahirap yatang ipunin, di ba? Kasi paano nang kakain? But anyway, once na naipon natin yan, yung 6 million na yan, pag meron kang 6 million, ilagay mo yan sa isang investment. Example ko na lang ay mutual fund. For example, ilagay natin sa mutual fund na nag-i-interest ng 10%. Yung 10% kasi, ano siya, kumbaga stable, no? Hindi siya masyadong risky. Okay siya, no? Para safe yung pera natin, ilalagay natin doon. So, ita-times natin sa 10%, no?
yung 6 million natin, lalagay natin sa isang investment na nag-i-interest ng 10%. So magkano ang interest na matatanggap natin? Nasa 600,000, no? Same doon sa ating ano, ating 1 year na income, no? So ngayon, pag meron tayong interest rate na 600,000, i-divide natin every month. Interest lang ito, yung pera nating 6 million ay intact, hindi nawawala. Kukunin lang natin yung interest na 10%. I-divide natin ito by 12 months. So every month, meron tayong 50,000 na monthly income natin. Kaparehas nung sweldo natin na 50,000. Diba? So kung magkano yung sweldo nyo, palitan nyo ng ano, kung 50,000 or 100,000 is up to you. Or baka mababa ng konti, babaan nyo yan. Kasi ang lalabas na monthly income nyo ay same doon sa income nyo. So kahit mawalan kayo ng work, yung money ninyo naka-intact, interest rate lang, bumabalik every month, matatanggap nyo pa rin yung income nyo. Then number two, secure and have extra to travel and a little abundance. Need to multiply by 20 years. Kung gusto natin na medyo marangya naman, kasi syempre tatanda na rin tayo, gusto naman natin mag-enjoy. Alam ko maraming Pilipino, napapansin ko kahit dito sa Japan, napapansin ko yung mga kaibigan ko, nagta-travel din sila. Kasi gusto na rin pala nilang mag-travel. So, kung magta-travel ka at ang income mo same pa rin, baka mahihirapan ka. Diba? Kung yung salary na natatanggap mo ngayon ay tama-tama lang sa'yo, paano ka pa magkakaroon ng extra? At syempre may inflation, tumataas pa ang bilihin. So ngayon, ang gagawin natin, kung gusto natin na pagdating naman ng panahon, pag-retire, medyo naman may abundan naman tayo ng konti, i-multiply natin by 20 years. So doble ang kakailanganin natin. For example, ang salary natin, 50,000 a month. Ita times natin by 12 months, magiging 600,000. Yung 600,000, i-times natin ng 20 years. So 600,000 times 20 is 12 million. So ngayon, kapag meron tayong 12 million na cash, yung pera na yan, ilalagay natin sa 10% interest rate. No? Sabihin natin mutual fund. Ilagay mo yung 12 million mo sa mutual fund. So ngayon, every year, itong interest rate ng 12 million ay magiging 1.2 million. Ang 10% niya, no? So 1.2 million every year ang iyong interest galing sa iyong 12 million. So ngayon, pag may 1.2 million ka, i-divide mo yan by 12 months. So every month, meron kang marireceive na 100,000, income mo lang yan nang gagaling doon sa iyong 12 million. Yung 12 million mo, hindi pa rin nababawasan, nandun, naka-intact, ang kinukuha mo lang ang 10% na interest ng iyong money sa investment. So, di ba, maganda? So, ibig sabihin, kailangan natin ng 6 million kung ordinary. Kung marami tayong anak at gusto nating medyo maganda ang ating life, i-times natin by 20 years ang ating income at yung pera na yon ay dapat intact at ilagay natin doon para hindi tayo namumroblema, kampante tayo. So, ito yung example ko, no? So, how much do we really need to secure our family if we lose our job or income? So, unang-una, katulad kanina, no? So, ito naman ay kung yung buong family. Kanina, di ba, yun yung salary. So ngayon, iisipin natin, syempre yung bata mag-aaral, magka-college, no? Kung yung 50,000 natin, tama lang sa pagkain natin, so pwede kaya yun, paano kaya pag may nagkasakit? Paano kaya pag magka-college na yung mga anak? Paano kaya pag dalawa ang anak na magka-college? Paano kaya kung nasira ang bahay? Paano kaya kung bibili ng bahay? For example, bibili ka ng bahay. So yung may, halimbawa, may bumili ka ng gadget, no? Ng cellphone, inutang mo pa by credit card. So paano na yun mababayaran? Magkakasya kaya ang pera, no? So ito pala ang example sa Philippines, no? Karamihan daw merong credit card or other debts, no? Yung inutang mo sa kapitbahay, sa magulang mo, sa friend mo. Yung ordinary family, meron daw mga 10,000 pesos na debts or credit card or kung ano man. Eh baka meron pang mas madami. But lagay lang natin, example natin, no? 10,000. So ngayon, income. So yung income, yan yung average monthly salary in the Philippines. Yung kanina, 50,000 yung average, no? So 50,000, i-divide, i-times natin by 12, 600. Yung 600,000, i-times natin by 10 years, 6 million.
So katulad nung kanina, pinakita ko 6 million times 10% interest in investment, 600,000. 600,000 i-divide by 12, maging 50,000 monthly income, no? So para magkaroon tayo ng secure na income, kailangan natin ng meron tayong 6 million. May utang tayo ng 10,000. Then to secure our salary, no, para meron tayong income, kailangan natin at least 6 million kung 50,000 ang ating income. Kung konti, bawasan natin. Kung marami, bawasan natin. So yan yung formula. Ngayon, halimbawa, gusto nating bumili ng bahay, no, or car. Meron tayong mortgage, utang natin. So sa probinsya, katulad sa amin, no, nagpatayo ako ng bahay noon, 1998. So yung ginastos ko noong 1998 nasa 5 million na, no? So ngayon, kung bibili ka ngayon ng 2-bedroom house in the province, dun sa province, nasa 5 million siya. So kung uutangin mo 'yan, this syempre kailangan mo ng 5 million, no? So 5 million. So i-add natin 'yan, no? Then halimbawa, meron kang anak isa. Ang college daw sa Philippines, ang bawat isang taon, isang college student ay nag-a-average ng 200,000 per year. Kung mag-aaral yan ng 4 years, kailangan ng 800,000, no? Isang bata pa lang yan, isang magka-college pa lang yan. So ngayon, ang breadwinner ng family, ang tatay o ang nanay or kung sino man, si ate, si kuya, ang breadwinner, ilan ba ang kailangan nilang pera para kung ano man ang mangyari ay mapoprovide pa rin sa family nila, no? So yan na yung mag-insurance, no? Kailangan natin na maprotektahan ang family. So ilan ba ang kailangan? So dito sa ganitong example pa lang, kung may utang ng credit card, 10,000 plus 6 million, kasi yung 6 million to secure the ano monthly income, kailangan natin meron tayong ganong money para in the future, ano man ang mangyari, matatag yung ating ano income, ma-produce natin, no? 6 million, so magkano na yan? 10,000 plus 6 million, 6 million 10,000, no? Kung bibili ka ng car, ng house, or sabihin natin na 5 million ang bibilin mong house and lot, no? So, idadagdag mo yan. Plus, may isa kang anak, college, no? So, 800,000, ano lang yan? Ordinary pa lang yan. Hindi pa yan yung magandang klaseng super na school. At mag-high school pa yung bata, hindi pa kasali ang high school dyan, no? So, ito pala ang total money needed ng isang family na may isang anak na pupunta ng college. So, nasa 11.8 million. So, sino ba sa atin ngayon ang merong hawak na 11.8 million para maprotektahan ang kanyang family, magkaroon din ng bahay, no? Ng 2-bedroom house, no? At makapag-save na rin para sa kanyang anak kung magka-college ang bata at kung ano man ang mangyari sa kanya, at least yung income niyang 50,000 ay okay na rin. Kailangan pala na ng 11.8 million sa Pilipinas ito, no? Biruin niyo, malaking pera. Kailangan natin na mayroon tayong protection niyan. Kaya nga raw yung mga wealthy, no? Na kumukuha sila ng insurance na ang coverage ganyan kalaki. Bakit? Kasi kung ano mangyari sa kanila, at least yung insurance nila ang magka-cover sa mga expenses nila. Dito sa Japan, no, may mga kaibigan ako na nung namatay yung asawa nila, ang naiwan sa kanila ay ang mga kautangan, no? Yung mga liability ng asawa ang naiwan sa kanila. So sinong magbabayad noon? Syempre sila. Kaya dapat kung tayo ang breadwinner ng family natin, alam natin na kwentahin at may target tayo. Paano natin 'to makukuha kung ganito kalaki ang sweldo natin, 50,000? Baka mukhang hindi kakayanin. Kaya minsan sinasabi natin, "Ay Grace, okay na kami, ano, comfortable na kami." Pero pag nilagay pala natin, isinulat natin, kinumpute natin to, naku, mahirapan pala tayo, naku, parang delikado ito, hindi pala, ano, tama. Kasi ako, nung kinumpute ko, nagulat ako. Kahit yung asawa ko, sabi niya, naku, mag-retire na ako, parang hindi ko pa yata yan nakuha, no? Kasi, bakit? Nag-work lang tayo. Of course, we work hard, we earn money. But hindi natin alam itong computation na to. So wala tayong target. Tumatakbo tayo, basta lang tayong tumatakbo ng mabilis kung saan na tayo makapunta. Pero kung may target pala tayo at meron tayong GPS, makakarating tayo at alam natin, naku, hindi kakayanin ito, sakay ako ng eroplano. Hindi kakayanin ng bus, dapat eroplano ang sakyan ko, di ba? So, yun pala dapat may target tayo, magkano ang kailangan natin. Then ngayon,
dahil alam ko mahirap din para sa atin magkaroon ng ganito na coverage ng ating insurances, no? So, ano ang gagawin natin? So, sa ngayon, syempre, nag-iisip kayo, no? Kahit ako nag-isip din eh. Kailangan ko pa pala ng another vehicle para marating ko ito, no? Para makaabot ako sa ganito. Para makuha ko yung target, para yung family ay hindi mahihirapan later on. At makapag-enjoy pa rin tayo, humaba pa ang buhay natin, maging healthy pa tayo. Okay, so today, ito ang aking i-share sa inyo, itong opportunity na hindi naman mahirap, no? Pwede nating gawin sa bahay natin, pwedeng ipagsabay sa ating ginagawa. So unang-una, itong health, no? Nandito tayo sa health. Sino ang gusto maging look young, maging feel young, at magkaroon ng magandang lifestyle? I'm sure gusto nyo. So itong company na to, Jeunesse, from French word, ang ibig sabihin, youthfulness, no? Youthful, maganda na, youthful tayo. So, this is founded in Lake Mary, Florida, USA, noong September 9, 2009 at 9 p.m. So, sabi sa Chinese, ang 9 daw ay longevity, no? Maganda, mahaba ang buhay. So, naisip na ba natin? Have you ever wondered how far your dreams could take you? Ako din, hindi ko naisip noon. Pero ang sabi ko, gusto ko ng malaking bahay, gusto kong may swimming pool, gusto kong makapagtapos ang mga kapatid ko sa pag-aaral, at gusto kong maganda ang buhay namin, maganda sasakyan, secure kami. So yun ang aking dream. At pwede naman palang marating, no? So itong company, ang mission niya, the Jeunesse Family, create positive impact in the world by helping people look and feel young while empowering each other to unleash our potential, no? Maganda, no? Ma-empower tayo, magtutulungan tayo. Isipin nyo, ako ay isang high school graduate din lang, but with the help of this company, marami rin akong natutunan, nag-grow sa akin, at syempre, yung isa rin ay ang sa financial, no? Nakakatulong din sa akin. Kaya continuous kong ginagawa. At itong company na to, ito yung mga founders. So si Randy Ray, founder CEO, ay isang dating US military, at ang kanyang expertise ay ang computer system, no? Isa rin siya sa gumawa sa isa sa mga computer system ng launching ng spaceship ng NASA. So, ang NASA din ay nagtatrust din sa kanya. So, sabi niya, I think our responsibility is to provide the tools for people to go out and earn a living and build their dreams, no? Ang asawa niya naman, si Wendy Lewis, founder and COO ng Jeunesse, sabi niya, isa siyang teacher, mathematics teacher, at si Wendy Lewis ay isa rin na gumawa ng mga compensation plan ng ibang network marketing company. So si Wendy Lewis ay dati ding distributor, katulad din sa atin, na naghanap din siya ng opportunity na magagawa niya ang business niya, no? Na using the word of mouth, no? Introducing to people. Sabi niya, we started Jeunesse for two reasons. The first reason was to help distributor reach their dreams, and the second is to feed children around the world. So dahil sila ay very successful na, no? Billion dollar businessman din tong mag-asawa na Randy and Wendy Lewis, at sabi nila, makatulong naman, magbibigay. Kung nakita natin sa pyramid kanina, yung charity, yun na ang main nila, yung doon sa charity. Yung napakataas, yung tuktok ng pyramid. Ibig sabihin, nakarating na sila, nakuha na nila lahat from the ground, yung pyramid. Andito na sila ngayon, giving. So tayo, we are so lucky kasi siya yung nandito para mag-provide sa atin ng ating dream, no? Maibigay din, makuha din natin ang ating dream by using their company. Then si Scott Lewis naman, ang chief visionary officer natin, anak ni Wendy Lewis, na lumaki rin. Nakita niya ang success. Nakita niya ang paghihirap din ni Wendy Lewis. Kung paano naging successful si Wendy Lewis gamit itong business na to. So sabi nga ni Scott Lewis, the Jeunesse family is creating a global movement of like-minded leaders, unified in spirit with a collective mission to create positive impact in the world. So siya yung ating parang Tony Robbins, motivator natin. Napaka-poging anak ni Wendy Lewis. So parang artista. So ito yung Jeunesse Kids. Ito yung charity na sinasabi ko doon sa ano. Kailangan na rin nila Wendy Lewis ng legacy kasi nakuha na nila lahat. Very strong na ang foundation nila, ang financial foundation. So it's time to give. So ito yung charity na tumutulong ito sa mga bata na matulungan yung mga may sakit. So nagbo-volunteer tayo, nagbibigay tayo sa mga hospitals na mag-provide ng mga
pangangailangan ng mga bata na may mga cancer, na may mga sakit, no? Then, nagpo-provide din tayo ng schools para dito sa mga bata. At ngayon nga, meron na rin College of Entrepreneur para sa mga bata na walang kakayahan na makapag-aral, no? At sabi nga dito, we envision a world where all children have opportunity to grow and flourish and look forward to a happy, successful future. Social responsibility is at the heart of Chines, and we take great pride in paying it forward through our charitable organization, Chines Kids. So it's always nice to be a part of a charity, no? So one heart, one hope, one mission. So pare-parehas tayo nang galing din sa mahirap, at ito rin, magandang makatulong din tayo. At itong company na to, lahat ng ginagawa nito ay para makatulong sa mga tao na walang kakayahan. At ang kagandahan dito, ang ating Junes Scientific Advisory Board. So kumakita natin si Dr. Nathan Newman, isang very famous din na cosmetic surgeon sa Beverly Hills. So isa rin siya na ang nagbobotox ng mga movie stars din, no? At ang kanyang technology ay ang stem cell lift, no? Stem cells ang ginagamit niya, at siya rin ay gumawa sa ating mga skincare products, no? Hair care products, dahil yan yung kanyang expertise. So Dr. Nathan Newman from Beverly Hills. Dr. Donna Antar naman ang ating expert dito sa lifestyle. So isa rin siyang exercise expert, no? Exercise physiology yung kanyang expertise, no? So about body, about sa health and lifestyle, siya yung ating expert. At si Dr. Vincent Kiampapa naman ay isang very expert din sa stem cells, at actually na nominate siya as a Nobel Prize sa stem cell research, at author din siya ng mga books about stem cells. Then si Dr. Luis Martinez din ay isang expert, another doctor na tumutulong din sa atin sa company natin, at ito ang kanyang expertise din is all about the new technology ng stem cells. At si Dr. Christian Trapu din ay isang stem cell scientist. So author din siya ng mga books about stem cells. Minsan din pumupunta siya sa mga universities din sa Philippines. Nung last time nakausap namin siya, sabi niya, lagi ako na sa Manila kasi nagsasalita din ako sa mga universities dyan, no? So itong mga doctors na to, sila yung nagtutulungan para gawin ang ating very innovative na mga products. Okay, so itong products natin, meron tayong wellness, hair care, weight management, energy drinks, skincare, and makeup. Itong mga industries na to are participating in a billion-dollar industry. So yan, mga products na yan ay meron tayo. So ibig sabihin, yung product natin ay kinakailangan dahil maraming tao ang gumagamit ng mga products na yan. At ang company natin ay global. Kung makikita natin itong map ng mundo, yang may mga color blue, lahat dyan, nagsiship tayo ng mga products natin. At ang company natin ang nagsiship. So hindi na tayo ang magsiship, kundi ang company na natin. So America, Africa, Asia Pacific, Europe, and Middle East. Lahat yan, merong shipping. Konti na lang natitira sa mundo para abutin ng Junes. At sabi nga, numbers don't lie, no? So makikita natin dito, $1 billion. Na nag-umpisa ang 2015, ang Junes ay every year nagkakaroon ng sales na $1 billion. At hindi lang isang way, but six ways ang way na magkaroon tayo ng income dito. At this company, no, makikita natin sa mga major magazine and television. Actually many, hindi lang 28, mas marami pa na pinag-uusapan ang Junes, ang product ng Junes, ang technology, kasi super good. At open tayo sa 145 countries, at kung makikita natin, ang award na natanggap ng Junes ay nasa 984 na ngayon. Okay, so itong $1 billion, sino ang mga companies na nakapag-sales ng $1 billion sa kanilang 6th year of business? So makikita natin dito si Apple, kilala natin. Actually, ang computer ko ay Apple, ang lahat ng gadgets ko ay Apple. Facebook, lahat tayo nagpe-Facebook. Amazon, nag-order tayo sa Amazon. eBay and Google. So itong mga company na to, 6 years, 4 years ang Amazon, eBay 7 years, Google 5 years. At ang Junes, ang unang-unang
network marketing company na nakapag-sales ng ganyan, $1 billion sa kanilang pang-sixth year ng business. At makikita natin ang Junes ay nag-grow. Bakit nag-grow? Ito, makikita natin nag-start ng 2009 hanggang paakyat ng paakyat. At makikita din natin na ang sales natin umaakyat. At sa direct selling news, nasa top din po tayo. Nasa ranking tayo. Kahit itong company natin ay bago pa lang. Nasa 12 year, magte 13th year pa lang tayo sa business. Pero nakikita natin na nandyan na tayo sa top. At ang mga product natin is all about youth enhancement system. Okay, so meron tayong iba-ibang category na lahat ay kailangan ng katawan natin. Meron tayong rejuvenate, defend, restore, refine, balance, enhance, clarify, energize, diminish, rebuild, revitalize, and beautify. Sino ang gusto nito? Ito, ako, halos lahat ng nandito ay ginagamit ko. No? Itong Nebu, isang beses lang ako nakainom kasi wala niyan dito sa Japan, but I tried that one time and it's very good. No? So unang-una, itong instantly ageless, ito yung tinatawag na miracle cream, no? Pag nilagay natin sa ating eye bag, in 2 minutes, wala na yung eye bag natin and it lasts for 4 to 8 hours. Yung eye bag natin nagde-diminish, no? Wala, no? Pati wrinkles. So, pati yung mga pores ng ano natin, enlarged pores natin, paglagyan natin ito, bumabanat siya at nag-i-stay siya. Tingnan nyo yung picture, nawala ang eye bags ni ate. No? At itong Luminous Skin Care. Itong Luminous Skin Care lines restore youthful vitality and radiance to your skin, reduces the appearance of fine lines and wrinkles, and reveal your youthful glow. Ganda, no? So ito ay very unique dahil dito sa tinatawag na APT200. Advanced Polypeptide Technology. So itong APT200 is the unique dermatologist-developed technology that sparked a youth message to your skin. So once na nilagay natin sa skin natin, nagsisend siya ng message na pinapa-youthful niya. Sinasabihan niyang i-repair yung party ng skin na yan. Ito ay trademark at gawa ni Dr. Nathan Newman. No? So ang isa, ang una ay ang Youth Restoring Cleanser. So itong Youth Restoring Cleanser, wala itong APT200. Ito ay soap, sabon ito sa mukha. No? So cream siya, clear cream, na isasabon natin sa mukha natin, no? Once na sinabon natin sa mukha natin, maaalis yung mga dirt, no? Yung mga dirt, yung mga oil ng skin, maaalis, at yung mga old skin natin matatanggal paunti-unti, no? So, very, very mild, kaya kahit sino, any type of skin, pwede siyang gamitin. Sunod itong bestseller natin na Cellular Rejuvenation Serum. Pag sinabing serum, ibig sabihin concentrated, madami, malapot, madami ang laman na APT200. Yan ang pag nilagay natin after nating mag-cleanser, ibanlawan natin yung mukha natin, i-dry natin, then ito ang una nating ilalagay. Serum. Kasi magsisend siya ng signal sa ating skin para i-repair yung skin natin. Then sunod itong flawless skin brightener. So ito naman, yung may mga dark spot natin, dyan sa face natin, dyan natin siya ilalagay, i-massage natin para maalis, unti-unting mag-lighten ang mga dark spot. Then daily moisturizer, yan yung cream na ginagamit natin, mag-moisturize sa skin natin at nagpo-protect sa sun, no? Para paglabas natin, hindi masusunog yung ating skin. Meron siyang SPF 30. At advanced night repair naman, habang natutulog tayo, nagre-repair din siya ng ating skin. At meron tayong Hydra Shield Mask. Hydra Shield Mask, kinukot, parang naglalagay siya ng coating, kinukot, para hindi makapasok yung mga pollution, yung mga dumi, mga dirt sa ating skin. Lalagay natin yan bago tayo pupunta sa labas, bago tayo magme-makeup, lagay natin yan. Naka-shield ang ating skin, no? At mino-moisturize niya. So pwede sa umaga, pwede rin sa gabi. Habang natutulog tayo, naka-shield, mino-moisturize niya yung skin natin. So napakaganda itong mask na to. Ilalagay natin sa mukha natin, then after maybe 20-25 minutes, pwede nating alisin. Then ready na tayo, lagyan na natin ng cream yung ating ano, then we can sleep or we can put makeup, no? Then itong sunod, itong ultimate lifting mask. Pag lifting, ibig sabihin nagli-lift, no? So nililift niya yung skin natin at after 20 minutes na nilagay natin yan, tatanggalin natin. Pagtanggal natin yan sa skin natin, yung skin natin ay moisturized na at
naalis na yung mga dead skin at yung mga dumi, yung mga nasa pores natin natatanggal. At nagli-lift up yung ating pisngi. So, hindi na natin kailangan ng mga Botox. So, ilalagay natin yan. Pwede natin gamitin everyday. This is very, very soft. Nilalagay ko rin niya yan sa aking arm kasi maganda rin dito. Meron akong mga anong tawag dito, pekas-pekas sa aking arm. So nilalagyan ko rin minsan ng lifting mask kasi gusto ko maalis yung mga skin na old skin na nasunog ng sun, no? At itong essential body renewal, yan ay cream, yan ay lotion sa buong katawan natin, pwede natin gamitin sa face natin. So napakaganda nito and I want you to try kasi halos lahat ng gumamit nito na continuous, at least I recommend at least 3 months natin itong gamitin. Kasi once na 3 months, sabi nga ni Dr. Nita Newman, yung skin daw natin, yung cells natin, nag-change daw yan. Na re-repair yan mga 2-3 months, depende sa ating edad at depende sa kakayahan ng skin natin. So maganda na at least 3 months natin itong ginagamit para makita natin yung result. Then ang sunod itong NV foundation. Itong NV foundation, gawa ito Easy Professional Airbrush Finish, created by a celebrity makeup artist. Gawa to ng makeup artist, no? NV helps you create a professional high definition look in a fraction of the time. So itong NV, ito ay may APT 200. So ito spray na, merong skin care doon sa loob. Yung APT 200 na nagsasend ng youthful message sa skin, meron ito sa loob at hindi siya nalalagyan ng dumi kasi nasa loob siya, spray lang siya. So always fresh. At saka hindi siya oily, no oil, no? For all skin tone, high definition result, moisturize and hydrating, weightless and buildable. Ginagamit ko to, no? Kamay ko lang ginagamit ko, hindi na ako gumagamit ng mga foam. Kaya maganda sa skin kasi walang ibang nakakapunta dyan sa skin natin. Kasi yung mga makeup, ordinary makeup, yung pawis natin, yung dumi, nandun na sa makeup natin, gagamitin natin, andun na naghalo-halo na, kaya minsan nagkaka-pimples tayo dahil doon sa makeup natin. At ito ay natural, kung nakikita natin, paraben, sulfate, oil and patalate free. Hindi ko mabasa to. Anyway. So ayan. At makikita natin once na nilagay natin to sa mukha natin, parang BB foundation na rin siya kasi tingnan nyo, after, ang ganda. Kaya hindi na natin kailangan ng filter sa mga selfie natin kasi pag naglagay ka nito, maganda na ang iyong skin pati sa picture. At itong Naara, sabi nga, beauty starts from within. Ito ay collagen. So ano ang kaibahan ng collagen na to? Dahil itong collagen na nandito, ang ingredients ng Naara ay ang True Marine Collagen. So itong True Marine Collagen is a clinically studied collagen, no? Na ito daw ay nagpo-promote ng skin elasticity and firmness. Ayan, firm, hindi siya magbabagsak yung skin, no? Minimize the appearance of fine lines and wrinkles, pati yung wrinkles nawawala, no? Minimize the appearance of deep wrinkles, increase skin hydration, promote normal collagen formation. Napakagandang gamitin to. At itong True Marine Collagen, isang sikat na collagen ito. At pinaganda pa ng Jones. At hindi lang ilang collagen, but this is 5,000 milligram ng hydrolyzed collagen. So yung collagen na hydrolyzed, ibig sabihin pumapasok sa ating mga cells. Kaya mas mabilis ang effect. Ayan. Then itong RVL. So sino ba ang gusto na magandang hair? Syempre gusto natin. So yung mga naglalagas na hair, so yung mga hindi magandang tubong hair, baka kailangan nyo na nito, no? Itong RVL is a luxury at home hair care system that would just as easy be at home in the world's most exquisite salon. Infused with Juness exclusive HPT6 and botanicals, and RVL advanced hair care system blend the finest of science and nature. So ito ay pinag-aralan ni Dr. Nathan Newman for more than 9 years. Sabi niya ito daw ay ni-research niya noon dahil siya ay nawawalanan ng buhok. Nahirapan siyang hanapin kung ano ang tamang ingredients, and after 9 years ng research, finally, nakuha niya ang tamang ingredients na nandito sa ating hair care, no? So meron itong RVL Ultra Refining Shampoo na ayan, pang shampoo natin, pang linis. Maganda to sa ating hair, ating scalp, ating hair, no?
nag-moisturize, nagko-condition at lubricating hair for static free. So static free hindi yung ano, yung tumatayo yung mga buhok, 'di ba? So mawawala 'yon, magiging so soft and smooth finish. Then itong RBL scalp infusion treatment, nandito na yung nilagay na HPT6, no? Gently hydrate, strand, and boost volume to reveal noticeably healthier looking hair. So minamassage ito sa scalp kung saan yung nawawala na ng hair. Yung hindi maganda ang tubo, doon mo siya imamassage. Mamassage mo siya. After mong imassage, saka ka maglalagay nitong RVL Multi-Perfecting Leave-In Conditioner. Moisturize and volumize while it detangles and condition hair. So ito, ilalagay natin, spray natin dyan, then whole day, naka-leave-in conditioner ka. So tingnan natin kasi yung mga gumamit nito, madami ang tumubo ang hair at gumanda. So actually, ako gumagamit ako nito kasi lagi ako nagkukulay at lagi ako nag-iron ng aking hair. So need ko ng mas magandang hair care, kaya ito yung ginagamit ko. At itong 5 scientifically studied superfruit reserve, kilala na natin to, nakikita natin to, nag-viral on YouTube sa mga Facebook, no, nakikita natin. Proven effective heart-friendly resveratrol. So ang antioxidant dietary supplement is a mix of 5 superfruits, heart-friendly resveratrol, and other scientifically studied ingredient. Test results show that reserve protect live cell from oxidative damage. So ito ay tested sa CAP-E test na napakaganda pala ng antioxidant nito dahil pumapasok mismo sa mga cells natin. Kaya nag-e-effect, pumapasok, nakakarating doon sa dapat mapuntahan. Ito ay merong blueberry, acai berry, pomegranate, grapes, cherry. So yung 5 na yan, may aloe vera pa yan, no? Maganda, natural ito. Kaya wala tong mga sugar, kaya it's so good na i-try natin kasi ito yung nakatulong sa aking heart, no? At ang sunod, AMPM. So sabi ko kanina, si Dr. Nathan Newman ay na-nominee, no? As Nobel Prize sa stem cell research, at ang kanyang research ay dito niya nilagay. So itong AMPM ay parang multivitamins, no? Na nandito na lahat, more than 70 ingredients, at AM iinumin mo sa umaga para magkaroon ka ng energy. Lahat ng kailangan mo sa umaga, vitamins and minerals, nandito na. So sa gabi naman, ito ay iinumin mong PM para ikaw ay magkaroon ng restful sleep. So ito ay napakaganda dahil tinatarget niya yung pangangailangan mo sa umaga, energetic. Paggabi, matutulog ng maayos, no? At Nobel Prize Nobel Prize yung research na nilagay dito. At ang sunod, ang Revita Blue. Ito naman ay gawa ni Dr. Christian Drapo, no? Siya ay isang stem cell scientist. So ito ay mayroong sea buckthorn berry, blue green algae, aloe vera, and coconut powder. So itong research ni Dr. Christian Drapo, no? Sabi niya, ito daw sea buckthorn berry, ito pala yung mga kinain ng horses ni Alexander the Great during the war noong history, no? A long, long time ago. Yung mga sugatang horses, nung kumain nito, yung mga sugat nila gumaling ng mabilis. At itong blue-green algae galing sa Klamath Lake, so na-research nila na ito daw pala pag pinaghalo with the aloe vera at coconut powder, pag pinaghalo pala ito, ang ating katawan galing sa bone marrow natin, every day may every seconds or minutes may nagre-release ng stem cell. So ang stem cell na yan, pumupunta yan sa blood circulation natin. So once na ang stem cell na sa blood circulation natin, ang trabaho ni stem cell ay i-repair yung makita nilang cells na may damage. I-repair and replace. So ngayon, pag tayo tumatanda, minsan mabagal na ang labas ng stem cell na yan. Paunti-unti na lang. Hindi katulad ng mga bata pa tayo, mabilis pa mag-repair. Kaya yung mga sugat natin, karamdaman, gumagaling agad dahil pinapagaling ng sarili nating stem cell. Dahil pag tumatanda, humihina, kailangan natin na mag-boost. So itong ingredients na sea buckthorn berry, blue-green algae at aloe vera, nagpapabilis, tumutulong na bumilis na lumabas ang stem cell para gamutin or ayusin, hindi gamutin, ayusin ang mga, i-repair ang ating mga cells, no? So ang ibig sabihin, sino ang magre-repair? Yung ating sariling stem cell, no? So yon, ito ay nag-boost. Ito lang yung nag-trigger doon sa bone marrow na
release ka ng stem cell. Yun, sinabi niya. At itong mind, an ounce of genius. So ito ay napakaganda na supplement ito para sa mind natin. So ang kagandahan nito kasi itong dalawang sikat na ingredients, no, na nasa market na ito, pinagsama. Biruin nyo, dalawang magaling na ingredients pinagsama. Ito yung cell protein hydrolysate na nagsusupport sa memory. At itong L-theanine naman, which help reduce mental distraction. So maraming tao hindi makapag-focus kasi nadidistract. So kailangan natin itong mind. Na dalawang dati nang nasa market, pinagsama at pinaganda ang taste, no? So ito nakakapag mare-remember mo daw yung names, mare-remember mo ang words at saka yung facts and figures. So maganda to, iniinom din namin. Then sunod itong Evoke. So kahit saan tayo pumunta, alam natin na maraming maganda itong essential oil, no? Doon sa Pilipinas meron tayong white flower, 'di ba? So itong essential oil very good kasi ito din ay ginagamit na noon sa mummification. Alam niyo siguro yung mummy, yung binabalot yung ano, yung patay, no? So yung mummy pala kaya hindi nabubulok dahil puno 'yun ng essential oil. So ibig sabihin itong essential oil ay maganda para yung mga bakterya mawala, no? Para hindi mabulok ang isang bagay, no? So ibig sabihin para hindi mabulok ang katawan, maalis yung mga bakterya, kailangan natin ng essential oil. Kaya pala ito sikat na sikat. Kahit sa ang department store pumunta kayo, makikita nyo may essential oil. But ang kagandahan nito ay napakaganda ng blend. So ang isang essential oil, mga 5 or 6 na blends, no? Hindi lang isa. At maganda ang amoy. At iba-iba ang blend niya. Pag gusto mong ma-enhance, meron tayong enhance. Gusto mong magkaroon ka ng energy, meron tayo. Gusto mong mag-depend kung nasa polluted na lugar ka, kailangan mo ng defend. Or punong-puno ang pag-iisip mo, kailangan mo ng clarity. Or gusto mong ma-balance, no? So ito ay iba-ibang blend para sa iba-ibang time na gusto mo. At ito ang kagandahan dahil ang perfumer na gumawa nito ay isang sikat na isang perfumer ng isang sikat na brand ng perfume na mamahalin. Ito ay ang Tom Ford, no? So isa sa mga gumawa ng kanilang mga perfume ay gumawa nito, kaya ang ibig sabihin ito ay mabango, kaiiba, no? Then ang sunod itong Cunic from turmeric and curcumin. So ito ay coming soon sa Asia, sa Philippines. Actually, Malaysia, Singapore, meron na nito. So ito, alam natin na ang turmeric maganda. Pero kailangan palang kumain ng maraming turmeric bago makuha natin yung benefits. At ang kagandahan nito, ang turmeric, kasi hindi yan masarap kung iinumin natin. Masarap yun sa pagkain, but sa inumin hindi. So nilagyan ng Junes ng magandang flavor, mango, orange, pineapple, passion fruit, and lemon. At maganda pa dahil meron itong biopurine extract from the black pepper, no? Turmeric at black pepper ang pinagsama dito. So maganda siya. So ngayon, panoorin natin ang video. Oh, sorry. Nakita natin, napakaganda, no? So, kapag dumating to sa Philippines, dapat meron tayo nito kasi dinodoble nito ang power ng
resveratrol ng reserve. Pag uminom ka nito, uminom ka ng reserve, yung reserve parang nagdoble, no? So mas maganda ang benefits. At ayan, I know na yung product natin ay very unique. Ang company natin ay very good at eto na tayo ngayon sa opportunity. So sino ba sa inyo ang kulang pa yung inyong security para sa maprotektahan ang iyong family? So kapag kulang pa, wala pa kayo nung kanina na computation natin, ang target nyo medyo malayo-layo pa, kailangan na natin na dagdagan ang ating earnings, no? Pwedeng full-time, pwedeng part-time. So doon sa mga wife na nasa bahay lang, walang ginagawa, walang trabaho, you can do this part-time, full-time. So yung mga may trabaho naman, pwede natin gawing part-time. Additional lang natin. So alam na natin, 145 countries, 35 languages, 25 currencies, no? So we share, lahat ito ay nandito. So timing is everything. Napakita ko kanina sa inyo na award-winning products. Yung product natin, dalawang magandang product, pinagsama, the best in the market, pinagsama. So makikita natin, it's very unique. Founders with heart. Ang mission ng founder ay matulungan yung mga bata at mahihirap, no? Then sunod, ranking. Nakita natin nasa top tayo ng direct selling news, no? May mga awards tayo. Proven system. Ang system natin ay super good kasi pag sumali tayo dito, nandiyan na ang ating website. Everything is provided na. Pipindutin na lang natin. Multilingual, yes. Ilang languages meron tayo. Kahit Chinese, hindi tayo marunong. Merong translation. Fun travel and incentive, papakita ko sa inyo later. Recognition for your achievement and growth, meron din tayo niyan. So ito ay nandito lahat sa Jones. So sabi ni Eric Worre, dapat daw kung papasok ka sa company, lahat meron ito. Then ayan, personalize yung digital platform natin. May pangalan na tayo dyan. Meron na tayong online shopping store. Ready to go na. At meron din tayong digital marketing tools, social media, online training, business tracking tools. At saka kahit nasaan tayo, anywhere. Lahat ito ay apps. At andyan na yung ating mga social media platform na pwede nating i-share. Education, andyan lahat para sa atin. Then ang offices natin, 34 or more offices around the world. Pwede natin gamitin. Ito ay free. May wifi. Pwede tayong bumili dyan. May customer service. Everything is there already. Gamitin natin. It's free for us. Sa ibang company, no? Pag tayo gagawa, tayo mag-rent dito, hindi na lahat provided. Then 6 ways. Retail and Jones prepared profit. Una, retail sales bonus, team commission, matching bonus, customer acquisition incentive, diamond bonus pool. 6 ang paraan. Kumbaga, di ba kanina dapat yung cash flow madami. So, multiple na ang ating way to earn. Meron tayong 6, no? Then, una, retail profit, selling product, happy wallet. Bilhin natin ng 50, benta natin ng 80, 30 ang profit natin. Pwedeng ganun, pwedeng bilhin sa online natin. Sa online store natin, pag binili, hanggang 40% ang ating income. Katulad ng reserve, no? So, binili ng $85.95, retail ng $137, pero na tayong $52, nasa $2,500 plus na yan. At may points pa tayong naipon, di ba? So, isang product, pwede kang kumita ng $2,500, di ba? In one product. So, lahat ng product, merong points at meron pang profit, no? Pwede mong bilhin, ikaw mismo bumili at ibenta mo, or pwedeng bilhin doon sa iyong website. Ready to go na yan. Wala na tayong gagawin. I-share lang natin. Di ba? Up to 40%. Unlimited kahit ilan. No? Then, retail sales bonus. Ito yung kapag ka may nag-join sa US distributor. From $25 to $500. So, ibig sabihin, $1,000 to $25,000 ang pwede nating kitain dito sa package. Kapag meron sa ating magjo-join at gusto niya rin mag-business, for example, itong ambassador package, bibili siya ng package. So once na binili niya, dahil gusto niya mag-business, bibilhin niya ito ng members price. Nasa $1,000 ito, nasa $15,000. Pero itong retail price nito ay nasa $100,000. Binili mo ng $50,000, ibenta mo ng $100,000, magkano ang income mo? Ang income mo kaagad ay $50,000, doble ka agad, no? $50,000. Then yung nag-introduce, halimbawa ako nag-introduce, meron akong $200, 10,000 pesos 'yan. At makakaipon pa ako ng points, CB points ang tinatawag na ano, no?
So later, i-explain ko to. Itong CB points para itong SM Advantage Card na iipon ang points. Then, ito na yung team commission. So itong team commission, yan na yung mga points na naipon natin. Dito sa Junes, merong dalawang team. Pag nag-join ka, at meron kang inintroduce na friend mo, gusto rin maging distributor, gusto rin mag-business, at isang friend mo gusto rin mag-business, ilalagay mo sila sa yung isa sa left, yung isa sa right. Kahit ilan, unlimited, kahit ilan ang i-join mo, okay lang, no? Ngayon, meron ka ng dalawang team. Pag may dalawang team ka na, sila ay mag-i-introduce din or may bibili sa kanila, bibili sila, may bibili sa kanila. Lahat ng points ay additional money pa yon. So kapag ka nakakaipon ng 600 and 300 or kahit magkabaliktad yan, basta total of 900 points yan, meron kang one cycle na pinatawag, bibigyan ka ng team commission na $35. So every time na nakakaipon ka ng ganyang points, 600, 300, meron ka palaging $35. So every week, ang Junes ay kayang magbigay ng up to 750 cycles a week. Every week, nasa $26,000 yan, no? $26,000, nasa 1.3 million pesos yan, kayang ibigay ni Junes, at ito ay unlimited. Kahit ilang points ang maipon mo, walang problema, no? Kahit madaming, okay lang. So, sabi nga dito, example, no? Sa isang buwan, nagkaroon ka ng 10 cycle, ibig sabihin, may 350 ka na dollars. So, ano na, points pa lang yan, no? So, nagkaroon ka ng 20 cycle, meron kang $750. 35,000 na yan. Di ba? Sa atin. So, dito pa lang, makikita natin na pwede na ito pampalit natin doon sa ating income. Kung may income na tayo ngayon, gamitin natin ito, no? Para makaipon tayo ng pang security ng ating family, di ba? So, halimbawa, may work ka na ngayon, may 50,000 ka na. Gamitin mo ito part-time para additional income para naman ito sa iyong future. Pwedeng ganun, no? So, potential monthly team commission for teaching two members. Halimbawa, may dalawa ka lang na inintroduce si ate at si kuya, no? Inintroduce mo. Ngayon, dalawa na. Ikaw ay distributor, bumili ka ng package. So, ngayon, every month, bibili ka rin ito. Example, itong maintain every month ng isang box ng, for example, reserve, 60 CB, 60 points, no? Bibili ka ng reserve every month, iinom ka nito, no? Every, para lagi kang healthy, kasi pag healthy ka, mas magiging productive ka, no? So, uminom ka nito. Every month, bumibili ka para lang maging healthy ka, para gaganda ka, no? So, ngayon, introduce mo yung si ate at si kuya, sabihin mo kay ate at kuya, bili ka rin nito. Dapat healthy ka rin, healthy ka rin. So, healthy rin sila. Ngayon, sila din, introduce din nila sa friend nilang, tagdalawa rin silang friend. Introduce din nila, magpa-healthy ka every month, inom ka nito. Inom ka ng reserve every month. Ikaw din, inom ka rin ng reserve every month. No? So, pag dinuplicate natin, turuan natin yung dalawa. Dalawa lang ang member natin. Tinuruan natin sila. So, sila din, nagturo din. So, ngayon, yung tingnan natin tong level 1. So unang-una, halimbawa ako, si Grace, nag-introduce ng dalawa, si ate at si kuya in-introduce niya. So si ate at si kuya, level 1 po yan. Si ate at si kuya nag-introduce, level 2, apat na sila kasi dalawa sila, tagdalawa sila. Yung apat na yun, tinuruan din nila na mag-duplicate din, mag-introduce din, naging 8. Tinuruan din nila, naging 16. Nagturo din yung 16, naging 32. O, tingnan natin, pag 6 na level 6, nagturo yung 32 ng tagdadalawa din sila, naging 64 na. So itong 64 na to, pag uminom sila nitong reserve, 60 CB every month, sa points pa lang, meron ka nang kikitain na $149, nasa 7,450 na yan, no? So tingnan natin yan, 740, itong level 6, no? Level 7, L7, 128 na, kasi yung 64, nag-introduce naman ng tagdadalawa. Kung naka level 7 ka, magkano ang iyong income? Points pa lang na income yan, $298, nasa 14,900 yan every month, no? So, yung 128, nag-introduce din sila ng tagdadalawa nila. Level 8 mo na yon. Meron ka na ngayon $597, $29,850 na yan. Sweldo na yan ang nag-a-abroad, no? Ngayon, nag-introduce din sila, napunta na sa level 9, no? 512 na sila kasi na tagdadalawa lang naman. Ngayon, meron ka ng $1,194. So, magkano na yan ngayon? Level 9 mo pa lang, meron ka ng 59,700.
pesos every month, salary na yan sa Philippines, di ba? So it's same as the salary sa Philippines. Nang level 9, ibig sabihin nag-introduce lang tayo, ang member natin dalawa lang talaga. Tinuruan lang natin sila na uminom. Ang tinuro natin, inom lang kayo, hindi na kayo magtitinda, uminom lang kayo nito, no? So ibig sabihin 512 people ang nagiging healthy. So ngayon, nag-introduce din sila hanggang mag-level 10, magkano na? Meron ng $2,380. Magkano yung 119,000 na yan? Eh paano na lang kung nakarating sa level 11? So meron ng 4,760, 238,000 na yan. So ito yung power ng helping people be healthy. Biruin mo, help people be healthy and you become wealthy. Kaya pala health is wealth, di ba? Help them be healthy and you will be wealthy. At ganun din sila, kung ganun din ang gagawin nila. Just keep helping people, no? Then, sunod itong leadership matching bonus. So, dito sa leadership matching bonus, Junes pay for the leader. So, once na tayo ay executive na, no? Ngayon, madami pa tayo. Sabihin natin, hindi lang yung dalawa ang member natin. Madami pa tayong tinulungan, no? Magkakaroon pa tayo ng from 20%, 20%, 15%, 10%, at 5% up to the 7th level natin. So, ibig sabihin, kapag ka naging Jade tayo, yung Jade, ibig sabihin, ang tinulungan natin, 4 na executive. So, 4 na member natin, tinulungan natin, tagdadalawa. Kanina, dalawa lang tinulungan natin. Ngayon, kung 4 na ang natulungan natin, meron na tayong 20% every time sila magkaroon. No? 4 na executive or 7 na distributor. So yung Pearl executive naman, pag tinulungan natin ay 8. 8. Tinuruan natin magkaroon ng tagdadalawa hanggang level 2 na tayo. 20% at saka 15%. No? So kung hindi 8 or 12 distributor. Yung sa FAR naman, ang tinulungan natin yan ay 12 na executive. Ibig sabihin, meron tayong 12, tinuruan natin sila magkaroon ng tagdadalawa. So hanggang 3 levels na tayo. 21st, 15, and 10. Then mag-Sapphire Elite, Ruby Director naman ay Sapphire din lang pero meron ding dalawang Sapphire sa baba nila at nagkaroon sila ng cycle. Every month, meron silang 200 cycle. So hanggang 4 levels sila. So yung Emerald Director ay Sapphire din lang pero meron silang 4 na Sapphire sa baba nila. Then, magkakaroon ng hanggang 5 levels. Yung Diamond Director ay merong 6 na Sapphires at merong 1,000 cycle in 1 month. Nakacycle siya ng 1,000 kaya siya naging Diamond. So, kasali na siya sa bonus pool. Double Diamond, 7 levels bonus pool. At Triple Diamond, 7 level bonus pool. At may 100,000 na one-time bonus. Yan, malaking bonus yan. 5 million yan. Presidential Diamond, 7 levels bonus pool. 250,000 one-time bonus. Imperial Diamond, 7 level bonus pool. 500,000 one-time bonus. Crown Diamond, 7 level bonus pool. $1 million one-time bonus. So ito, later matututunan natin. So hindi ko yan masyado explain sa inyo today. So itong Jade, Pearl, Sapphire, yan yung ating main, no? So, ayan. How it works. So, kapag ka si Stacy, sabi natin siya yung una nating in-introduce, nagkaroon siya ng $1,000 dahil siya ang ating first level, meron tayong 20% and that's gonna be $200. Yung in-introduce ni Stacy, kasi tinuruan niya rin maging uminom ng reserve yung friend niya, so meron din siyang second level na natin yan. So every time na magkaroon sila ng $35, meron tayong 15%. Then yung second level na yun, nagturo din, third level natin, meron tayong 10%. No? Every time nagkaka $35 sila, $35 na commission. Then hanggang sa 4th to 7th level, 5%. Biruin nyo doon pa lang sa leadership. No? Give them, teach them, magkakaroon pa tayo. Hiwalay pa yan, hindi lang yan doon sa ano, no? Then ang number 6 natin, ang number 5 natin, pag meron pa tayong suki na sabi natin ang mga friend natin bili nang bili doon sa ating website, hindi sila nagjo-join but bumibili sila, pwede pang tumaas ang ating ano. Ang ating 20% magiging 25% yung ating matching bonus, pero in mo dadami. Pag madami pa mag 10 customer suki natin every month, magiging 30 pa yan. So pataas ng pataas, additional pa yan, no? Then Diamond bonus pool, ang Junes ay may sales na $1 billion, yung 3% ng global
Company Global Product Volume ay pinaghatian ng mga diamond. So depende sa dami ng sales nila, doon makikita kung ilan ang shares nila. Pero inyo, yan na yung tinatawag na investment na hindi na galing sa ating bulsa. Ang ginawa lang natin, tinuruan natin yung kakilala natin na uminom ng reserve. Inom ka ng reserve, gamit ka ng Lumines, inom ka ng product, no? Para gaganda ka rin. So, tulungan lang natin, turuan lang natin gumanda, at tayo ay magpaganda rin, magpa-healthy, biruin nyo, magkakaroon na tayo ng investment. At makapag-travel tayo ng free. So, ngayon, napapansin ko ang daming nagta-travel, pero nagta-travel sila, yung galing sa income nila, yung tina-travel nila, at dito sa Junes, magiging free, galing lang yan sa points. No? So, every time merong mga packages, may mga products na may mga travel points. Pag binili natin yon or binili ng team natin, makakaipon tayo ng travel points. Maipon natin, makapag-travel tayo, maisama natin yung family natin. Then, syempre, meron tayong mga award-winning events, no? Syempre, mag-enjoy din tayo. Meron din tayong parang Hollywood star na event. Every year, merong 4 to 5 events na malalaking events. Maraming events ang Junes. So, dun sa events na yon, may mga kantahan, may mga sayawan, may mga magagandang ginagawa. May learning din, no? Nagtuturo yung mga nag-success. So, pupunta tayo doon. May mga raffle din. Actually, nagpaparaffle nga sila ng Mercedes-Benz every year, no? Mga branded bags, mga branded na mga computer, Rolex na relo. Marami silang pinaparaffle at maganda. Nag-i-enjoy tayo dyan. So, pupunta tayo dyan sa mga events na yan. At lahat ay nakita natin online. So ngayon, ang gagawin na lang natin is make decision, no? Gusto ba natin na magdagdag na ang gagawin lang pala natin magpa-healthy, idagdag natin? Pwede tayong bumili ng product, gusto lang nating maging healthy, become a customer. So bibili tayo ng product na gusto natin or every month kung ano yung gusto natin, then pwede nating gawin, no? Makakatipid tayo, magkakaroon tayo ng discount na up to 40%, or gusto nating maging distributor, maging team member. Yung team member, magbe-business na tayo. So bibili tayo ng package, no? Ang package actually from 15,000 pataas lang yan, no? So hindi mahal. Yung binili natin 15,000, nasa 20,000 plus ang product. So sa unang product pa lang, panalo na tayo. At every month, bibili tayo ng ating pampahealthy. Then we share. Yun lang gagawin natin. Pwede bang ganun? Madali lang ba yun? So kahit hindi tayo magtinda, huwag tayo magtinda. Mag-introduce lang tayo. Gusto mo bang maging healthy? Gusto mong maging healthy. Okay. Hanap ka ng gustong maging healthy? Gusto maging healthy. Okay. Yun lang ang gagawin natin. So I'm sure you are ready to go. You are ready to join us, no? Join us to be pretty, to look good, live good, feel good, no? Kasi mas maganda na maging healthy tayo. Alright, so for more information, so yung mga gusto na mag-join sa atin or gustong magtanong pa, ito yung aking email. At dun sa mga may kakilala na, you can go to them and ask them kung paano mag-join, no? So you can ask anyone, pwede nyong tanungin sila at paano ba makapag-join. At kung hindi naman, tanungin nyo ako, I can help you at i-refer ko kayo doon sa mga mag-a-assist sa inyo. Alright, so thank you so much, Grace Stein here, and I hope na itong presentation na to nakatulong sa marami. Thank you! Thank you so much!